Hello mga ka-idol! May bago tayong pag-uusapan ngayon. Tungkol ito kay Yorme o Isko Moreno Dumaguso, mas kilala sa tawag na Yorme. Si Yorme ay isang artista na naging politiko ng ilang mga taon dito sa Pilipinas. Nang matalo sa pagka-presidente, naging simpleng mamamayan na lamang. At ngayon, nagbabalik artista na naman dahil ito naman daw talaga ang kanyang buhay. Ang buhay artista. Ayon pa kay Yorme, he is humble at nagpapasalamat siya dahil nagbabalik na siya sa telebisyon sapagkat ito naman daw talaga ang kanyang forte, to entertain people. Hinggil naman sa pagbubukas ng bagong show ng TBJ, nothing to say according to him. Ang mahalaga raw, naging party siya ng history ng show. Sa kabila ng inilabas na resulta ng bawat show na kulilat sila sa ratings, nagpapasalamat pa rin dahil kahit papaano, may nanonood pa rin sa kanila kahit konti lang. Hindi naman daw hanggang July 1, may July 2 pa, 3 and 4 and so on pa. Ayon pa kay Yorme, hindi ito kompetisyon ng host, kundi kompetisyon ng taong mapapasaya ng show. Dahil alam naman niya na mas kilala ang TBJ sa buong show ng entertainment, ayon pa sa kanya, may talent din naman siya. Ang layunin lang nila upang maging masaya ang mga manonood. Sa programa naman ng Pastok ni Boy Abunda, ibinahagi ni Yorme Isko Moreno ang naging payo niya sa mga kapwa niya co-host sa It Bulaga ilang minuto bago magsimula ang programa noong Sabado, July 1, 2023. Sa naturang araw, sabay-sabay na napanood sa magkakabilang channel ang tatlong noon time show kasama ang kanilang It Bulaga. Sabi pa ni Yorme, nasa isang room kami and I told them, "Guys, I've seen so many failures in life. I've seen successes. I've seen challenges, but one good thing about today, we're gonna be part of history. Let's enjoy this afternoon because at the end of the day, tao ang mananalo dito." Sa show ng It Bulaga, tampok ngayon ang G sa gidli. Na ang ibig sabihin nito ay may ginhawang hatid sa gilid. Kahit konting pagkakataon, naging masaya ang mga tao, may yakap at nahatira ng kaunting tulong. Nakikita naman natin na masaya naman talaga ang mga tao kapag sinasalubong ng mga fans, niyayakap at naghahalakakan ang mga ito. Importante daw sa kanila ang maging masaya ang lahat. Dagdag pa ni Yorme, ang noontime show daw ngayon is a buffet. Maraming pagpipilian ang mga tao. At sa mga susunod na araw, mas marami pang aabangan ang mga manunood. O mga ka-idol, good luck na lang sa tatlong show ngayon sa bawat telebisyon kung ano ang mas pipiliin ng mga tao. Importante ay maging masaya ang mga manunood. Ano naman ang say ninyo mga ka-idol? Pwede kayong maghayag ng komento dyan sa comment section. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa iyong panonood sa videong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat po. Bye-bye! Maraming salamat sa inyong suporta. Pag-like, pag-comment sa aking munting channel. Maraming salamat. Bye! Hanggang sa muli!